hindi niya isang direkta niya. So, kung ano lang yung isa niya, isang direkta niya. Sa napanghamong mundo ng edukasyon, dinanasan natin ang lahat ng hirap at pagsubok sa buhay. Hindi tayo nilipayan ng mga saliranin na dapa, bumangon, at patuloy tayong lumaban at humakbang. Ating nilampasan ang mga balakid para sa bitiin mapaglingkuran ang mga inaruga nating mga kabataang pag-asa ng bayan. Tayo ito, Guro, Bayani, Kasagip-Wika. Sa panahon kung kailan mabilis ang pag-ulat ng lipunan at teknolohiya, huwag natin kalimutan ang pinakamahalaga
at tunay na yaman ng ating bansa, ang wika at kulturang Pilipino. Sagip-Wika. Hinangad mo bang may angat ang kalagayan ng wikang Filipino sa lahat ng larangan at mapanatili ang pagkilala sa wikang pambansa? Na matamasa ng lahat ng mga guro at iba pang profesional ang pantay na pribilehyo sa paggamit, pagsusulong at pagtuturo ng wikang Filipino. Na may sulong ang wikang Filipino at ang pagtuturo nito at maging kaagapay sa pag-unlad pang profesional ng mga kapwa guro. Ikaw ito, guro, bayani, Kasagip-Wika. Ikaw ba ay guro sa Filipino? O ng alinmang wikang katutubo? O isang profesional na may makabayang pagtatangi sa wika at kultura na handang magtanggol, mangalaga, magpayabo at magpaunlad sa wikang Filipino at sa pagtuturo nito. Ikaw ba ay handang magpalasakit sa kapwa guro, makiisa at makibahagi sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng pagtuturo ng wikang Ikaw ito, guro, bayani, Kasagip-Wika. Nagsimula na ang araw na tayo namang mga guro sa Filipino at iba pang professional sa wika ang iluluklok bilang nagkakaisang samahan sa hanay ng maninimbing na samahang pangwika sa bansa. Magandang umaga, Ma'am Vilma. Naka-off po yata yung mic ninyo. Okay, pasensya na po. Paalala po, may tuntunin po tayo sa kabuuang webinar na ito. Una, pakimute po ang inyong mga audio upang di makalikha ng ingay o anumang sagabal. Pangalawa, pakisulat po ang inyong mga pangalan at paaralan kung saan po kayo nanggaling. Pangatlo, ang mga tanong ay sasagutin po pagkatapos ng paglalahad ng ating tagapanayam. So maraming salamat po. Maayong buntag, maayong aga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buenos dias. Bag na bigat kada tayo amin. Magandang umaga mga kalahok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Muli naman po tayong nagsama-sama sa isa namang makabuluhang webinar nito. Naway samahan niyo po kami sa kabuuan ng webinar nito na may paksang ang walang kamatayang isyu ng wika at edukasyon sa Pilipinas. Upang simulan ang webinar nito, ilagay natin ang ating presensya sa Panginoon sa pamagitan ng mataimtim na panalangin na pamumunuan ni Dr. Mylene E. Barzuela, tagapamahalang regional ng CAR at susunda ng pag-awit ng lupang hinirang
sa pamagitan ng audio-video ng mula sa University of Southern Mindanao, Kabakan, Cotabato. Ang awit ng Pilipinas. Hayang mag-iliw, helas ng sinangalan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Upang hinirang, huyag ka ng magiting, sa mandudupin, di ka pasisigil, sa nanatak tutok sa sibuy at sa nanikong pagaw. Ang araw ng buwan, hatid pagsinta, buhay
Kompleto ko. Maraming naman nakapalima. Ito yung ako, dekit yung takbo. Nagkasang tatandam, nagkasang ko. Patalamat. Pakimute lang po. Ang ating microphone. Yan na yun, yan niya ang mga panagkaman. Ang itigas na Ma'am Pahulaya, nakamute po yata kayo. Ah, okay. Sorry po. Upang formal na buksan ang ating palatuntunan sa umagang ito, bigyang pugay natin sa pamagitan ng virtual na palakpak si Dr. Maria Teresa E. Makaltaw, miyembrong tagapagtatag sa Sagip-Wika Incorporated. Ma'am? Thank you, Ma'am Pahulaya. Sa ating mahal at walang kapagurang Pangulo ng Sagip-Wika, Professor William Pinocasa, itinututing na idolo dahil sa kanyang walang hanggang pagmamalasakit sa wika, panitikan at bayan, ang ating tagapagsalita na ipapakilala mamaya. Sa lupon ng BOT, pambansang pamunuan, maging ang mga director at provincial coordinator, lugod po ang kanilang kagalakan na kayo'y makasama sa makabuluhang araw na ito. Ang Sagip-Wika ay nagagalak sa inyong pagdalo. Ito ay bagong samahan, ngunit marami nang nasimulan. Isa na rito ang ating mga pa-webinar na sinimulan natin kay Sir Eros Atalia. Ngayon ang pangalawa. May susunod pa. Marami pang plano at paplanuhin na dapat ninyong antabayanan. Kaya naman, inaanyayahan namin kayo na makasama sa organisasyon sa pamamagitan ng inyong pagpapamyembro. Ang inyong presensya sa araw na ito ay patunay lamang na lahat tayo ay nagnanais na matuto at magkaroon pa ng kaalaman mula sa ating tagapagsalita. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, buong puso namin kayong tinatanggap sa pa-webinar na ito ng Sagip-Wika. Welcome po at naway marami kayong matutunan sa ating paksa sa araw na ito. Muli, maraming salamat po at welcome po sa inyong lahat. Okay, so maraming salamat po, Dr. Teresa Makaltaw, sa mainit na pagbating tanggap mula po sa ating lahat. Okay. So, batid ko pong tulad ko ay nasabik na po kayong makilala at makita at mapakinggan ang kapi-kapitagang tagapanayam sa araw na ito. Kaya naman, narito po si Dr. Lodin E. Baterina, tagapamahalang renal ng Region 2, talubungin po natin ng virtual na palakpakan. Ma'am Lodin? Magandang umaga po sa lahat. Naririnig ba ako? Yes po, ma'am. Magandang umaga sa lahat, mga kasagip-wika. Special po ang araw na ito para sa atin dahil sa araw na ito ay madadagdagan naman ang ating kaalaman ukol sa wika at edukasyon. Pupunuan ang isang magaling na tagapanayam ang ating kaalaman sa umaga ito. Ang ating pong tagapanayam ngayon ay nagtapos ng kanyang pag-aaral at isang retiradong profesor sa lingwistika mula sa UP Diliman. Ikinalulugod ko pong ipakilala ang ating tagapanayam sa umagang ito. Walang iba kundi si Ginoong Ricardo Maria Duran Nolasco. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong imbitasyon. Okay, gusto ko lang tanungin kung malinaw yung screen sharing natin. Nakukuha nyo ba? Yes po, malinaw po. Opo sir, opo. Malinaw, okay.
Gusto kong linawin muna na hindi ko alam ang mga yung particular na pangangailangan ninyo, kaya naghanda ako ng parang panayam na tumatalakay sa mga iba't ibang mga issue na may kinalaman sa wika at edukasyon. Okay, gusto ko magsimula dun sa parang overview sa tinatawag na ideolohiyang pangwika or language ideology. Okay? Ang tinutukoy ko rito yung paniniwala ng mga grupo sa lipunan na merong mga hangganan, yung mga boundaries ng wika nila. Okay? At itong mga paniniwalang ito ay nakakaapekto sa kanilang pag-uugali, pag-aasal at pagkilos, no? Ganun din sa wika at saka edukasyon. Kaugnay nito, may dalawang magkasalungat na puwersa na nag-ooperate, no? Yung una, yung tinatawag na yung pangkomunikatibo na layunin ng wika. Ang ibig sabihin nito, sa kagustuhan ng mga tao na nag-uusap, kailangan i-adjust nila yung sarili nila sa isa't isa. At dahil dito, nagre-resulta ito dun sa panghihiram, pagsasalubungan ng wika, paglilipat wika at saka multilingualism. Pero sa kabila nito, mayroong tinatawag na yung language loyalty. Ibig sabihin yung katapatan sa wika na dahil sa kagustuhan ng mga tagapagsalita na maipakilala yung kanilang identidad, nagre-resulta naman ito dun sa tinatawag na purismo or monolingualism or yung mga slogan gaya ng isang bansa, isang wika. So itong dalawang magkasalungat na puwersa na ito, makikita natin sa issue ng wika at edukasyon, maunawaan natin yung ating pag-uugali, asal, kilos, turo, no? Yung mga paniniwala natin batay dito sa lente ng tinatawag na language ideology, no? Kasabay nito, pwede nating ilahok ang tinatawag na yung konsepto ng linguistic capital, no? Sa isang class society katulad ng Pilipinas. Halimbawa, nasa interes ng naghaharing uri na mamayani yung kanilang linguistic capital. Sa konkreto, ito ang Ingles. Okay? Pero interes din ng pinaghari ang uri, tayo yon, na i-preserve yung katutubong wika at mapalago yung linguistic capital. Gaya ng yung mga Tagalog, isusulong nila yung wika nila, yung Bisaya, ganun din. No? Ganun din yung mga nakakataas na saray ng lipunan. No? Okay. Mula dito, pwede nating talakayin yung mga iba't ibang mga issue, no? Nabanggit kanina ng tagapagpadaloy na yung tanungan ay gagawin sa pagtatapos, ano? Pero mawalang galang na po kung meron kayong gustong itanong, kasi yung panayam ko may 4-5 bahagi, no? So, ihinto ako sa bawat bahagi, tapos kung maaari, itanong nyo na yung dapat ninyong itanong, no? Hanggang sa makatapos tayo. Dahil baka malunod na dun sa pag-uusap yung inyong mga tanong. Okay? So, kung maaari, pwede nyong itanong yan dun sa inyong chat box. Sa chat box, no? Pwede nyong sabihin dun yung tanong. Tapos yung tagapagpadaloy, maaaring pwede nyo akong gambalain sa aking panayam upang masagot yung inyong mga tanong. Okay? Okay. Ma'am Bilma, ikaw ba yung punong abala? Oh, okay. Sige.
So, yung panimula natin, tandaan po natin, yung language ideology, no? Dalawang salik ang importante doon, yung tinatawag nating yung kagustuhan nating makipag-communicate sa isa't isa, no? At magdudulot ito ng panghihiram, paghahalo ng wika. Gayun din yung katapatan natin sa wika, no? At magre-resulta ito ng kabaliktaran, no? Gayun din yung ideya ng linguistic capital. Bawat uri sa lipunan o panlipunang uri, igigiit nila yung linguistic capital nila, no? At ito ang dahilan kung bakit sa tunggalian na ito, no, maraming isyung pangwika ang lumalabas, lalo-lalo na sa wikang pang-edukasyon, no? So yung unang tatalakayin ko yung tungkol dun sa ito, medyo gasgas na, no? Lilinawin ko lang na madalas sabihin kasi yung saligang batas, okay, na ang Pilipino ay ang wikang pambansa at dapat ito ay payabungin base doon sa umiiral ng mga wika. Ngayon, akala ng iba na yung Filipino yon ay pinaghalong katangian ng iba't ibang wika sa Pilipinas, no? Ito ay maling konsepto na kailangan iwasto kaagad, lalong-lalo na ng inyong organisasyon. Bagong tatag yung inyong organisasyon at tumahanga nga ako doon sa kapangahasan, no, ng mga organizers na magtayo sa gitna ng krisis natin ng isang bagong organisasyon, no? Okay, yung una dito na konsepto, kailangan binawin muna natin kung ano ibig sabihin natin doon sa Filipino at alinsunod doon sa tinatakda ng ating saligang batas. At isang konsepto dito yung paghahalo ito ng iba't ibang mga wika sa Pilipinas, no? Mali po 'yon, no? Sapagkat ito ay impractical, imposibleng paghaluin yung sobra sa 170 wika upang makabuo ng wikang Filipino, no? Mas tama yung konsepto ng pambansang lingua franca dahil hindi lang dahil sa ito ang itinatakda at pinaniniwalaan ng gumawa ng saligang batas, kung hindi ito yung aktwal na lumitaw sa kilos at pag-uugaling pangwika ng ating mga Pilipino. Okay? Pag sinabi natin pambansang lingua franca, ang tinutukoy natin dito yung Tagalog na natural na umusbong sa kamay nilaan. Pag nagtatagpo yung mga mamamaya na may iba't ibang wika, natural lamang naasahan na dahil sa layunin pang komunikatibo ay makagawa sila ng paraan upang magkaintindihan sila. Ito yung ideya ng lingua franca. So nagsimula ito sa Tagalog pero hindi lang sa Katagalugan ito mahahanap ngayon dahil lumaganap na ito sa tulong ng mass media, ng migration, ng paghahanap buhay at saka sistemang pang-edukasyon. Sa madalit sabi, yung Tagalog na ito na lingua franca, ito ang masasabi nating L2, ikalawang wika ng maraming Pilipino. At dahil naiimpluwensyahan ito ng sarili nilang mga L1, maraming variations o variasyon na sumusulpot sa iba't ibang puok. Pero ang pamantayang ginto pa rin, gold standard, ay yung nananatiling Tagalog ng kamay nilaan. So ito yung konsepto ng pambansang lingua franca, no? Wala. Ngayon ito yung madalas na sabihin. Wala ko. Nagpapaliwanag para ipagtiba yung Tagalog at saka yung Filipino. Right na lang sa pineapple juice. Yung Tagalog daw ay sarado sa panghihiram, ang Pilipino ay hindi.
Okay. So ang mga gasgas ng mga halimbawa, yung Tagalog, pisara, yung Filipino blackboard. Tagalog, kwaderno, Filipino notebook. Yeso, Filipino chalk. No? Maproblema yung ganitong formulasyon. No? Matagal ko na yung sinasabi ito na hindi wasto. Pag ganito yung sasabihin po natin, dahil lahat ng wika ay nanghihiram. Kung ang Tagalog ay puro at hindi nanghihiram, no? Ang kahiwatig dito ay yung Tagalog ay patay na wika, na hindi naman, no? So, ang Tagalog ay malaon ng nanghihiram sa ibang wika, mapakatutubo man o mapadayuhan. Okay? Ngayon, sa tanong na magkaiba ba ang Filipino, Tagalog at Pilipino, hindi, no? Sapagkat pag tiningnan natin yung iba't ibang mga pamantayan, yung tinutukoy nating Tagalog, Filipino at saka Pilipino, nabibilang lang yan sa isang wika dahil magkapareho yung gramatika nila. Pansinin ninyo yung tinuturo sa paaralan na yung mga panghalip o yung mga pronouns, yung mga panlapi, yung mga pantukoy, no? At iba pa, sa makatwid yung gramatika yun ng Tagalog. Walang grammatical na mga katangian sa ibang mga wika sa Pilipinas ang pumasok o kinikilala na bahagi ng gramatika ng Pilipino. Ang pangalawang dahilan ay yung pagkakaintindihan ng mga tagapagsalita. Kung ang isang nagsasalita ng Tagalog at yung isang nagsasalita ng Filipino ay magkakaintindihan, ibig sabihin, nagsasalita sila ng parehong wika. Okay? Ang pangatlo, yung Tagalog, yung tawag ng maraming Pilipino sa wikang ito. No? Kailan ginagamit yung Filipino? Sa mas formal na mga okasyon. At saka sa Ingles. Ang tawag sa wikang pambansa sa Ingles ay Filipino. Okay, base dito, makikita natin na yung pagpapalit ng pangalan, hindi pwedeng ma-interpret na pagpapalit dun sa esensya. No? At yun ang isa sa kailangan linawin natin, no? Kapag tayo ay nagtuturo. So makatwid, maisasalba yung konsepto ng wikang pambansa kapag konsepto ng pambansang lingua franca ang itataguyod natin. Hindi natin pwedeng gamitin yung bukas sa panghiram o sarado sa panghiram. Hindi pwedeng lexical items, no? Bakit? Sapagkat maraming wika ang nanghihiram pero hindi nagbabago yung esensya nila. Gaya ng Chavacano or Sambuanggenyo. Yung Sambuanggenyo, kahit na maraming sa lexicon nito ay galing sa Espanyol, hindi nagkakaintindihan yung isang native speaker ng Espanyol dun sa nagsasalita ng Chavacano. Okay, o ano naman yung Taglish? No? Ito yung isang halimbawa ng Taglish. No? Yung actually, kinikriticize ko lang ikaw upang mag-rectify ka ng iyong errors. So makatwid, makikita natin dito yung gramatika nito in Tagalog, pero yung vocabulario na hahaluan ng Ingles. At yung Taglish, yun yung kung baga sa continuum na yung mapanghiram at pagkapurista, yung Taglish, yung nasa kabilang dulo ng pagkamapanghiram. No? At kailangan din nating buksan yung isip natin sa actual na ginagamit natin, yung translanguaging. No? Anong ibig sabihin nito? Yung dulog na sa pagtuturo na nagsasamantala o ginagamit yung mga rekurso o mga resources ng iba't ibang mga languages. No? So makatulad, ini-integrate nila ito. No? Sa kadalasan, ganito na yung nangyayari sa mga classroom sa Pilipinas at kahit dun sa media, yung translanguaging. No? Ang problema,
maaring hindi pa bukas yung marami sa nasa kapangyarihan, mga otoridad na pang-edukasyon sa ideya ng translanguaging. Ako rin, hindi ko rin maipapayo na itulak natin ito dahil hindi pa natin nasasapol yung esensya ng translanguaging. No? Kailangan pag-aralan natin itong maigi. No? Okay, at doon sa issue ng alin yung tama, Pilipinas or Filipinas, no? Malinaw yung ating saligang batas, no? Yung saligang batas kasi ng 1987, may dalawang version. Yung version na yon na parehong pinirmahan ng mga constitutional commissioners. Okay? At dito malinaw na yung Pilipinas yung official na tawag sa ating bansa. Sa English, Philippines. Ang pwede lang magbago ng pangalan ng bansa ay yung Kongreso kung gugustuhin man ito. Hindi, walang kapangyarihan ang sinumang ahensya ng gobyerno na itakda na mabago ang pangalan ng bansa. Okay? Gayon din, merong Republic Act 8491 na nagsasabi na kung ano yung anthem lahat. Sa makatwid batas ito at ang nakalagay sa opisyal na selyo, panunumpa, coat of arms, no, ay Republika ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, no, walang katapusan ito, no. Parang hanggang ngayon may mga iba pang hindi naliliwanagang mga sektor na nagtutulak doon sa Pilipinas. Gusto ko lang linawin na kung opisyal ang pag-uusapan, no, Pilipinas. Pero hindi ito nagbabawal sa anumang grupo na gamitin ang kung ano yung pangalan na gusto nila. Kasi kasama ito dun sa tinatawag na freedom of expression. Sa makatwid, walang nagbabawal sa mga Ilocano speakers na gamitin yung Pilipinas bilang pantawag sa wikang Ilocano dun sa bansa. Okay? Ang pinag-usapan natin dito yung official at saka yung hindi official, no? Pero kung official ang pag-uusapan, Pilipinas, no? Yung tawag. Natutuwa ako hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin ang madalas na itanong ay ano ba ang tawag sa tao, anong tawag sa ano. Okay. Ngayon, ito naman dun sa tinatawag na ortograpiyang pampansa. No? Matagal ko nang nasabi na ito yung isa sa pinaka masamang impluensya na ginawa ng ahensyang pangwika. Naglabas sila ng ortograpiyang pambansa di umano para pag-isahin at lahat ng mga wika sa Pilipinas ay kailangan sumunod dito, no? Unang-una, hindi tamang sabihin yung tinatawag na ortograpiyang pambansa sapagkat hindi lahat ng mga wika sa Pilipinas ay pare-pareho. So hindi pwedeng one size fits all, isang sukat, no? At dahil dito, nagkaroon ng mga maling mga patakaran na lumaganap at lumikha ng kalituhan, no? Ang isang reason kung bakit hindi uubra yung ortograpiyang pambansa dahil nga na may kanya-kanyang palatunugan at di dapat ikumpara sa isa't isa yung mga wika sa Pilipinas. Halimbawa, meron tayong tunog na D, okay, sa wikang pambansa o sa wikang Tagalog. Pero yung halaga ng D sa Tagalog ay hindi pareho dun sa mga wika ng Cordillera. Kasi yung D at saka yung Ch sa wika na, sa ilang wika sa Cordillera ay nagpapalitan, no? Before a vowel, bago ng isang patinig, yung B nagiging F, no? Yung D nagiging Ch. Kaya yung bodong nagiging pochong.
Ganun din sa ginaang wonto, yung F, V, at saka B, iisang tunog lang po yan. Iisang phoneme lang yan. No? At ganun din sa Surigao. So ang masahol na epekto ng orthography ng pambansa ay pinipilit nito yung mga wika na sumunod sa kumbensyon ng pasulat na Tagalog. No? Kaya makikita mo dito yung ideolohiya na gumagabay dun sa gumawa ng orthographiyang pambansa, no? Ay orthographiya ng purismo yon, no? Hindi mo makikita sapagkat itinataguyod nito na iisa lamang yung paraan na tama, no? Ito yung salungat dun sa communicative na layunin natin. Okay? Okay. At dapat bang ilagay sa pedestal o pribilehiyo adong posisyon ang Pilipino? Madalas sabihin ng nagtatanggol sa Pilipino itong sumusunod na provision sa ilalim ng Constitution. No? Dapat magsagawa na et cetera, et cetera. Pero ang madalas na hindi binabanggit itong nakasalungguhit o nakalinya, alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso. Hindi ito sinasabi at hindi ito itinuturo. Ganun din sa maraming guro. Okay? Anong ibig sabihin nito, alinsunod? Ang ibig sabihin nito, hindi self-executing yung provisions ng saligang batas. Kailangan may tinatawag na enabling law. Okay? At lahat ng mga provision na ito, no, ay napag-desisyon na ng Korte Suprema, no? So, ibig sabihin nito, di otomatiko at karakaraka ang gamit ng Filipino bilang MOI at wikang opisyal. At nakadepende ang paggamit ng anumang wika, pati yung Ingles, no, sa kung ano yung itatakda ng batas. Okay? O halimbawa, ito, no? Ukol sa layunin ng komunikasyon at pagtuturo ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang ibang itinatada na ang batas, Ingles. Okay? So, kailangan hintayin natin kung ano yung itinatakda ng batas, no? Para malaman natin kung paano ipapatupad ang mga provisyong pangwika na na itinatadhana sa saligang batas. Ganun din ito, ang mga wikang pangreyon ay pangtulong na wika. Pupunta tayo riyan. Okay. So, kailangan ng enabling law upang mabigyang bisa ang provisyong pangwika sa saligang batas. Okay? So, tayong mga guro, no, kailangan matalas kayo kasi maaring yung mga bata, hindi yan magtanong, no, pero habang tumatagal, binabasa rin nila kung ano yung nakalagay sa saligang batas, no? At maaring humarap kayo sa pagsansala at pagsalungat, no? Okay, at ito na ngayon yung mga batas na pinagtibay tungkol sa wika at edukasyon, no? Republic Act 10157, Kindergarten Act 10410, 10503. 11106. Ibinasura na yung patakarang biligwal, ipinalit na dito yung MTBMLE, yung Mother Tongue Based Multilingual Education. At yung Filipino Sign Language naging pambansang wikang pangsenyas ng mga binging Pilipino. Okay? O ngayon, gusto kong itigil dito yung aking lecture muna para tanggapin yung inyong mga tanong. Okay? Kung mayroong mga tanong, bibigyan natin ng pagkakataong kayong magtanong, mga ilan lang muna, 3 hanggang 5, tapos sa pagtatapos, no, maaari pa kayong magtanong. Okay? O meron ba kayong gustong malaman tungkol dito? Bago tayo pumunta sa Mother Tongue-Based Multilingual Education. Okay, mga kalahok, hinahamon po tayo ni Professor
Ricardo Nolasco kung may mga tanong po tayo batay sa kanyang inilahad na mga paksa na napaka, alam po natin na mainit itong talakayan, na patuloy itong pinag-uusapan. Yung nga sinasabi na walang katapusang problema ng pangwikang dapat nating harapin sa kasalukuyan. So may mga tanong po o paglilinaw. Ito na po yung tamang pagkakataon dahil kasama po natin itong ating tagapanayam na hindi po natin akalain na narito po siya, na mismo nakita po natin personal. So may tanong po si Ma'am Carmelita. Ang tanong po niya, sir? Carmelita ano? Acorda. Oh, okay. Sabi po niya, bakit... Taga saan si Ma'am Acorda? Sa USM ba to? Okay. Ma'am Carmelita, saan po kayo? Anong... Tugigaraw City po. Tugigaraw City. Ah, okay. Sige. Yes, okay. Ma'am. Cagayan National High School po. Oh, okay. Good morning po, sir. Good morning. Okay. So, ang kanyang tanong po, bakit di po iniwawas to sa aklat yung batayan ng wikang Filipino ay Tagalog? Sana magkaroon ng aklat na magpapaliwanag o cold po dito. Sir? Yung magpapaliwanag na yung Tagalog at saka yung Filipino, iisang wika lang. Tama? Okay. Yung ba yung tinatanong nyo? Okay. Nasagot po ba, Ma'am Acorda, ang iyong tanong? Ma'am Acorda? Ah, yes po. Nandiyan yes, ka ba? Yes, sir. Ano yung sinasabi mo? Kailangan maglabas ng isang hiwalay na aklat o paglilinaw tungkol dito? Opo, kasi sobrang nakalilito po yung mga lumang aklat natin na nagsasabing ang Filipino ay ibinatay sa wikang Tagalog, etc., etc., bla bla bla. Oh, pero ibinatay yon sa dahil sa lingua franca. Yes. Pwede mong sabihin yon, pwede mong iligtas yung konsepto na yon. Pero kailangan iwasto na hindi pwedeng yung paghaluin. Hindi mo hinahalo yon. Parang may isang grupo na magsasabi kung ano yung Filipino at saka ano yung Tagalog. Ibig sabihin, kailangan ibahin natin yung paliwanag. Kailangan ibahin natin yes, yung paliwanag. Okay po, okay po. Thank you po, sir. Yes. Oo. Meron pa? Okay, meron pa po. Maraming salamat po, Ma'am Acorda, sa tanong po nyo at sa aktibong pakikilahok po. Meron din po tanong mula kay Arlene Fernandez ng Zamboanga City. Ang tanong si Arlene niya, Fernandez. Okay. Apo. Ako po ay ang wika po ay Pilipino, ang bansa ko ay Pilipinas. Ito ba ay tama? Oo, tama. Pinoy ka, tapos ang wika mo, ang tawag ay Filipino. Pero hindi ibig sabihin na yung Filipino na yon ay hindi Tagalog. Tawag lang yon eh, tawag lang yung Filipino. Ang bansa, Pilipinas. Yes. Walang problema doon. Okay, so okay lang po. Walang hindi po nagkaroon ng misunderstanding. Pareho lang po ang ito ko. Si Cheryl William, kung iisang wika po, bakit po binago ang tawag sa pambansang wika na Pilipino? Kasi nga, ang punto, hindi yung Tagalog, hindi lang naiwan na malaging wika ng Katagalugan. No? So iba 'yon ano. Halimbawa, kaya tinawag na Filipino 'yon para ipaliwanag na hindi lang naiwan na malaging sa Katagalugan yung wika. Kung hindi naging pambansa na yung Saklaw. So dahil ang reasoning ng mga commissioners, dahil ang Tagalog
ay hindi lang nanatili sa katagalugan at ginagamit na bilang L2 ng maraming Pilipino, pwede nang tawagin ito, bigyan ng bagong pangalan. At ito yung pangalan na Filipino. Pero hindi ibig sabihin, kapag binago mo yung pangalan, mababago yung esensya na Tagalog pa rin. O, malinaw po ba, Ma'am Cheryl? Ma'am, sir? Sir? Yes. Si Ma'am Fernandez po. Kasi may nabasa at saka nag-attend ako ng seminar. Ang sabi po na ang spelling ang tinutukoy ko, kung tama ba 'yon, na ang lahat ay letter F. Halimbawa, ako ay Filipino F. Ang subject ko ay Filipino, F pa rin. Then ang Pilipinas ay F pa rin. Tama ba 'yan? Puro F na ang spelling? 'Yun yung sa opinion ng grupo na 'yon. Kasi may yung iba't ibang uring panlipunan, 'di ba, na nabanggit ko, no? Yung nasa interest ng grupo na 'yon na baguhin yung spelling. Alam mo kung bakit? Hindi sa para mabenta yung kanilang mga libro. So may economic factor din 'yan, no? Hindi ko babanggitin yung mga yan, pero associated yun sa dating tagapangulo ng KWF. Okay? Okay. So ibig sabihin, okay. So interest ng grupo na yon na baguhin yung pangalan kahit illegal. Ah, okay. Okay. So ibig sabihin, sir, yung F lang ang asignatura, yung subject F, pero yung tao at saka ang bansa, letter P pa rin. Oh, yung official. Okay. Teka muna, yung official. Ha? Pag sinabi kong official, tama ito na yung Pilipino ay sa wika. Sa wika lang yung Filipino. Ah, okay. Pero yung Pilipinas, Pilipino, Pinoy, no, lahat yun, pag official, P yun. Ah, okay. Okay. Salamat. Pero walang nagbabawal. Ibig sabihin, hindi ka matutukhang or hindi ka mahuhuli kapag ang ginamit mo ay Filipino. Yeah. Kasi kasama yun dun sa karapatang magsalita. Okay. No? Malinaw po yun. Pag official ang pinag-usapan. Ha? Okay. Kasi may hindi rin official. So, salamat, sir. Salamat. Hindi rin malino kaya magandang hakbang na gagawin ng KWF para mabigyang linaw ito. Kailangan itanong sa KWF yon. Wala po bang pinagkaiba ang Pilipino at Tagalog? Wala. Mali ang sinasabi na ay conglomeration. Mali. Yung si Ma'am Lita Bacalya, Wag niyong gagamitin 'yon, ha. Nako. Pag ginapit niyo na yung parang pinaghalo, mali 'yon. Sinasabi ko na sa inyo, mali 'yon. So, ang problema, 'yon ang paliwanag ng marami sa atin. O hindi na natin mahahabol 'yon kasi 'yun din yung tinuro sa atin ng mga teacher natin, eh. 'Di ba? Mula ngayon at narinig niyo na yung tamang paliwanag, babaguhin ko at maligay ko yung inyong paliwanag. Hindi winawastos ang lahat yung batayan. Okay na ba? Meron pa? Nagtataas po yata ng kamay si Sir R.C. Gawuan. Sige. Sir Gawuan? Apo. Sir Gawuan, ano po ang tanong niyo po, sir? Paga po, sir, na last ko. Yes sir. Taga saan po sila? Ako po si Ginoong RC Gawuan mula sa Nueva Vizcaya, sir. Nueva Vizcaya, Ilocano, yes. Portion or ano? Ako po ay katutubong Gandang, bagamat nagsasalita po kami dito ng Ilocano. Ah, okay, Gandang. Okay. Opo, ako medyo sige. Ano? Yes, sir. Anya si Sige. Sir.
Yes, sir. Sir, ang nais ko lang pong itanong kasi ay ganito. Dahil po sa pagnanais natin na magkaroon ng standard na wika sa ating bansa, ang nakikita ko po na isang sularinin ay ang patuloy na pagpapatupad ng pagbabago ng ating ortograpiya sa ating bansa. Una noong 1987, mayroon tayo. 2001, mayroon tayo. 2008, nagbago. 2013, mayroon na naman. Ang nakikita ko ngayong suliranin, kaya tayo nagkakalito-lito, ay dahil na rin sa pagpapatupad ng pamunuan ng komisyon sa wikang Filipino, at ang bagay na ito ay ang patuloy na pagpapatupad ng iba-ibang mga ortografiya natin ay hindi gaanong nakakarating sa iba-ibang mga lugar sa ating bansa. Kaya marahil ang dahilan ito ay nakasasagabal ngayon sa kaalaman ng ating mga kagurong Filipino, kung kaya't hindi rin natin maisakatuparan na magkaroon tayo ng isang baybay sa ating pagsulat sa Filipino. Pangalawang dahilan ay dahil na rin sa marahil hindi ko ito idedirektang sasabihin, ngunit dahil marahil ito sa sinasabing legasiya ng mga namumuno sa komisyon sa wikang Filipino. Ang tanong ko po ngayon dahil dito ay ano po ba kaya ang maaari nating magawa bilang mga nagmamalasakit sa wika, maging isa tayo sa anumang mga pagsulat, pagbaybay sa ortografiya at sa pagiging isa ng paggamit ng Filipino. Anong pangalan mo? First name mo? Ako po si Rodel, sir. Rodel. Yes, sir. Tingin ko sa ano, no? Diyan sa issue ng spelling. Okay? Maliit na bagay yung spelling eh. Hindi ko tinatanggap na problema yung spelling. Ang problema, yung mga otoridad masyadong fixated dun sa spelling. Dahil sa kapabayaan ng mas maraming aspekto ng wika, no? Kaya ang nangyayari, yung ginawang mga pag-aaral at nilabas na mga guidelines sa lahat, no? Sa mga nakaraan, kaya nagbabago-bago 'yan kasi kulang rin sa kaalaman yung mga nakaupo. So, pag kulang sa kaalaman, naglalabas sila ng guidelines na hindi alinsunod sa batas. Okay? Kung susunitin po natin yung nasa ilalim ng batas, hindi tayo malilihis. Eh. So, yun yung isang problema doon. No? Ang may problema, hindi ko lang pinag-uusapan dito yung ano, no, yung ahensyang pangwika, pati yung DepEd, pati yung CHED. No? Mapapansin mo, iba-ibang mga mensahe yung makikita mo. O, ngayon, ano yung kailangan? Narinig nyo na sa aking bibig, no, itong mga paliwanag na ito. No? Ngayon, hindi nyo pwedeng hintayin na magbago yung mga materials. Eh. Kailangan magkusa. Kaya nga itong yung grupo ninyo, yung Sagip-Wika, kailangan maging aktibo para labanan yung mga maling haka-haka. Kaya hindi tayo makasulong kasi maraming mga maling haka-haka na lumalaganap. Tuloy, nalilito yung mga bata. Nalilito yung mga teacher, nalilito rin yung mga bata. Kaya yung title nito, walang kamatayan yan. Kasi akala nyo ba na titigil ito? Hindi, hindi ito titigil. Hanggat hindi nagkakaroon ng pagpapalit ng punto de vista tungkol dun sa wika.
Okay? Meron pa? Last question, no? Para ano? Kasi alas 11 na. Meron lang tayo hanggang alas 12, di ba? Nagtaas po ng kamay si Tom Agonto. Sir? Sige. Si Sir Nukasa ba? Si William ito, hindi ba? Sir William? Si Tom Agolto po? Si Tom! O, Tom. Okay, go ahead, sir. Tom? Ah, parang wala po ata siya, sir. Well, anyway. Okay. At tuloy muna tayo. Meron pa? Meron pa kayong gustong linawin? O, kung lalagumin natin, ha? O, pag sinabi natin yung Pilipino, ang tinutukoy natin yung pambansang lingua franca. Ang tinutukoy natin na Tagalog na hindi lang na malagi sa Katagalugan kung hindi naging pambansa na yung Saklaw. Kasi naging L2 na ng maraming tao. Kaya yung Tagalog na yon na lumaganap na yon, iba-ibang variations. Dahil yung mga Ilocano may sarili silang paraan ng pagsasalita, no? Yung mga Bisaya ganun din, no? Pero kahit na sinasabi natin na Tagalog sa kaibuturan ay at maraming variation, ang prestigious pa rin ang tinuturo, yung Tagalog ng Metro Manila, no? Okay. Meron pang ano, at itutuloy ko muna, ipapaliwanag ko muna MTB-MLE. No, ito yung second part, no? Okay. Ito yung MTB-MLE, sinasanay silang magsalita, makinig. Ah, may issue na malaking issue, tingnan mo ko yung pagkokonsepto ng mga nauna, no, yung tungkol dun sa Pilipino. Kung merong Filipino, ano ang L1 ng mga nagsasalita ng Filipino? Kaninong L1 ang Filipino? Kaya mapapansin ninyo yung pagtuturo, 'di ba, may Filipino sa lalong-lalo na sa Katagalugan. Lumika ng malaking gulo 'yan kasi merong asignaturang Filipino tapos may asignaturang L1. Eh pareho naman yung nilalaman ng Tagalog at saka ng Filipino. Okay? So ang ibig sabihin, itama na natin kaagad yung konsepto. Pangalawa, tandaan po natin na naglabas na ng mga batas, no? Hindi na isang bansa, isang wika yung slogan. Ang patakarang pangwika natin ay mother tongue-based multilingual education, hindi na bilingual education. Ngayon, linawin natin, sa mga tuwid, maproblema yung konsepto ng Filipino, maproblema rin yung konsepto ng MTB-MLE. Kasi kahit mismo yung Department of Education, lito dun sa konsepto ng MTB-MLE. Ito yung tama. Itong sinasabi ko na ngayon, no? At ito'y alinsunod sa research at saka sa ilalim ng batas. So sinasanay yung mga bata na magsalita, mag-isip, sumulat, bumasa, makinig, tumingin, manood, no, sa kanilang L1. At dito rin sila tinuturuan ng math, science, araling panlipunan. Bakit? Sapagkat naipapahayag ng bata kaagad ng malinaw yung sarili nila sa wikang ito. At nagagamit nila ito para magpahayag, mag-communicate. Madali ring malaman ng guro kung ano yung natutuhan nila kasi ginagamit yung sarili nilang wika. Okay, yun yung MTB-MLE. Okay? Ngayon, ang isa pang katangian ng MTB-MLE, yung additive nature nito. Ibig sabihin nun, sa L1, dinadagdag yung L2. Ano yung L2? Sa karamihan ng mga Pilipino, yung L2 yung English. Pero sa ibang mga Pilipino, siguro mga 1/3 ng mga Pinoy, no? Ang L2 ang hindi
hindi nila L1 yung Tagalog or yung Filipino. Meron silang ibang wika, katulad ng Bisaya, katulad ng Ilocano, Gadang, Chabacano, Bicol, etc. Ang ideya ng MTB-MLE, it is L1 plus L2 education. Pandagdag, yung L2 dinadagdag sa L1. Hindi inihihinto yung L1 ever. Hindi mapangmenos yung MTB-MLE. Hindi pinapalitan ng L2 ang L1. Hindi rin hinihinto yung L1 sa anumang antas ng edukasyon. Tumbalik sa ipinangangalandakan ng marami doon sa DepEd, no? So malaking problema 'yan. Okay, ano yung definition ng L1 sa batas? Akala natin yung first language, hindi, no? May apat na definition sa ilalim ng batas. Yung una, yung wikang kinamulatan ng bata. Pero yung ikalawa, yung wika ng kanyang pagkakakilanlan. Ibig sabihin, saan niya ina-identify yung sarili nila? Ikatlo, yung wikang alam niya. Tapos ikapat, yung wikang lagi niyang ginagamit. Okay? Ngayon, importante na makita natin na iba yung wika sa teorya at saka yung wika sa praktika. Ang tinutukoy dito sa definition ng batas, yung wikang aktwal na ginagamit ng bata at ng mga tao, hindi yung wika na hindi nila naiintindihan. Halimbawa, may mga L1 materials sa Cebuano na maraming mga termino doon hindi ginagamit sa ibang area sa Mindanao, halimbawa, o sa Bohol, o sa Southern Leyte. No? Kaya nagre-reklamo yung mga bata at yung mga teacher kasi yung wika na yon hindi nila naiintindihan. Okay? O, lilinawin natin, ha? Hindi yung teorya sa teorya na L1 ito, kung hindi yung L1 na aktwal na ginagamit ng mga tao at aktwal na naiintindihan nila. Ganun din yung Tagalog. Pag sinabi nating Tagalog, Tagalog na naiintindihan ng mga bata at ng mga teacher. Hindi yung Tagalog na hindi nila naiintindihan. Okay? Huwag niyong iisipin na yung wika na yan ay mababaw. Hindi po. Ang pinupunto lang natin, kung gagamit man tayo ng mga termino na hindi popular o hindi naiintindihan ng mga bata o ng mga teacher, kailangan ituro nyo muna yung termino bago nyo gamitin. Huwag yung gagamitin nyo yung termino ng walang paliwanag. Okay? O ulitin ko, yung L1, ha? Hindi yan yung wikang kinagisnan lang. May apat na definisyon yung L1. Yung wikang kinamulatan, wika ng pagkakakilanlan, wikang alam niya ng husto, at saka yung wikang lagi niyang ginagamit. Ngayon, pagdating dun sa naghahalo, o pag naghahalo, no? Kung yun ang lagi niyang ginagamit, no? Eh kailangan magkaroon ng adjustment yung mga teachers, lalong-lalo na dun sa pag naghahalo. Magbibigay akong halimbawa sa ibang mga materials, no? Ginawa nilang puro yung halimbawa, napulog usa, napulog duha, napulog tulo. Okay? For 11, 12, 13. Samantala, ang ginagamit ng mga bata at ng mga tao na rin ay 11, 12, 13. Ngayon, yung 11, 12, 13, kahit na galing sa Espanyol yan, pumapatak pa rin yan na yung wikang lagi niyang ginagamit. Na nakukuha ninyo, kaya yung definition ng L1, hindi yan yung purong L1. Yan yung L1 na naiintindihan ng tao. Kaya nga yun yung L1, kaya nga yung lingua franca importante. Okay.
So ito, ganito yung MTB MLE. Okay? Two-way. Ibig sabihin nun, ito yung L1 papuntang L2. Hindi ibig sabihin na kapag nakatawid ka na dun sa L2, sisirain mo na yung tulay. Madalas na kasing gamitin yung alinghaga o yung tulay na metaphor. Pwede lang yung L1, yung L1 bilang tulay na metaphor kung two-way yung bridge. Pero hindi na ipapaliwanag ng tama ito sa mga teacher at lalong-lalo na sa mga estudyante. Okay? So, ano yung MTB-MLE? It's an L1 plus L2 system. Pandagdag, L1 plus L2. Hindi L1 to L2. Hindi ibig sabihin yung L1, tulay lang papuntang L2. Pag natuto ka na ng L2, sisirain mo na yung L1. Hindi mo nagagamitin. Nasasabi ko to kasi yan ang ipinapatupad ng DepEd ngayon. Okay? Ganun din yung CHED. Ganun din yung paliwanag. Sa makatwid, malaking problema itong MTB-MLE sa pagkukonsepto. Kung ano yung naging problema natin sa pagkukonsepto ng Pilipino, ganun din yung pagkukonsepto natin sa MTB-MLE. Okay. O ito yung dahilan kung bakit binago, no? Binago natin yung mga batas, no? At ginawa nating mother tongue-based multilingual education. Okay? Tingnan ninyo itong mga provisions, no? Revolusyonaryo ito sapagkat meron ng provision sa ilalim ng RA 10533 na basic education shall be delivered in languages understood by the learner. So makatwid, bawal lang magturo sa wika na hindi naiintindihan ng bata. Okay? Ikalawa, ito yung madalas na sabihin sa inyo. For kindergarten at the first 3 years, no? L1 ang gagamitin. Okay? Ang hindi sinasabi, yung itong section 4, paragraph 6, merong tinatawag na language transition program from grade 4 to grade 6. Kinopya ko mismo ito sa batas. Okay? Mapapansin ninyo, kung titingnan natin yung formulasyon na ito, yung L1, hindi dapat palitan bilang pangunahing medium ng pagtuturo hanggang sa high school. So baka tuwid, yung L1 ay kailangan manatiling MOI, medium of instruction, hanggang grade 6. Okay? Pagtitingnan natin yung formulasyon na nakalagay dito sa ilalim ng batas. Okay? Ngayon, alam nyo na kaagad na mali yung ipinapatupad ng DepEd. Okay? At yung kamalian na yan, makikita natin. Okay? Pero bago yan, sa makatwid, ito yung madalas na sabihin, parang katulad ng sa ilalim ng konstitusyon, ang sinasabi, wikang pambansayong Filipino. Pero hindi sinasabi na yung pagpapatupad ng wikang pambansa ay dapat alinsunod sa batas na itatakda ng Kongreso. Dito naman ang ginawa ng DepEd at saka ng mga ibang tao, no? Misinterpret ito. Okay? Nakalimutan nila na meron pang tinatawag na language transition. Yung Filipino at English ay unti-unting ipinapakilala hanggang sa panahon na maging yung MOI na ito sa secondary level. O yun yung sinasabi ko. Ito yung iba pang provision na nabago na nga, naging MTB-MLE na. Tapos, binibigyan din ng kapangyarihan yung mga eskwelahan na i-localize at saka indigenize. No? Pero kahit dito sa localization, no? Makikita ninyo malaki yung problema kasi yung localization na sinasabi nila,
naiwan lang dun sa pagsasalin. Yung sinasalin nila. Eh pag nagsasalin ka, that is not MTBMLE. Tandaan po ninyo yan. Pag nagsasalin kayo ng materyales from English or Filipino to the L1, that is not MTBMLE. Salungat yan sa MTBMLE. At ang produksyon ng mga materyales ay kailangan ang gumawa na yung regional at saka division education units. Dati-rate, nasa taas lamang ang responsibilidad. Ngayon, kailangan ang gumawa ng materyales, ang pangunahing dapat gumawa ng materyales ay yung region at saka yung division education units. Ngayon, tingnan niyo yung ginawa nila, no? Mismong DepEd ang lumalabag sa batas. At yan ang pangunahing problema natin. Okay, ito yung DO 31 series of 2013, no? Sa panahon to ni na Brother Armin at saka ni na Dina Ocampo. Ngayon, naglabas rin sina Ma'am Liling ng DO number 21, no? Na patuloy na sinasalungat yung provision ng batas. Okay? Ano yung resulta ngayon? Ang resulta ngayon, short exit. Ganito ang nangyayari. Maraming nalulunod na mga bata kasi inihihinto nila yung paggamit ng L1 at hindi mahusay yung transition from the L1 to L2. Okay? Ito yung sinasabi ng early exit na programa. Dahil may research na yan eh. Nung 2013, nung 2010 pa, alam na natin ito. Ito yung research na sinasabi. Yung early exit, hindi magtatagumpay kasi kailangan mo ng 12 taon para matutuhan ng bata yung L1. At mas madaling matuto ng English or ng L2 kapag nasa edad 10 hanggang 12. Ito yung sinasabi ng research. Hindi ko sinasabi ito. Ito yung sinasabi ng research. Ngayon, kung gusto mong gamitin yung L2 bilang pangunahing medium, kailangan ng 6 hanggang 8 taon ng malakas na pagtuturo ng L2 bago magamit ito bilang mabisang medium. Sa makatwid, anong sinasabi ko? Yung research, sinasabi na mali yung ginagawa ng DepEd. No? Pupunta tayo dyan kasi ipapakita ko sa inyo yung nangyari doon sa PISA sa na mga results. No? Okay. Ito yung iba pang research na nangyari. Noong 2013 at saka 2019, may early grade reading assessment. No? Ang sample size nito, ginawa ito ng USAID. Okay? 2013 sample size, 2019 sample size. No? So, final number of children, Northern Luzon, Metro Manila, ito. Same grade, end of grade 3. Same instruments, EGRA in English and Filipino. No? Ngayon, ano yung resulta nito? Makikita ninyo sa 2013 results. Tingnan ninyo yung sa English. 17% lang yung comprehension noong 2013. Okay? Yung sa Filipino, 64%. O eh, natural lang yan na yung comprehension percentage achieving 80% correct. O, uulitin ko ah. Nung binigyan ng test yung mga kasama dun sa early grade reading assessment, grade 3, end of grade 3, dito sa mga lugar na ito, binigyan sila ng test sa English, binigyan sila ng test sa Filipino. Yung comprehension sa Filipino, 64% at the end of grade 3. Yung comprehension sa English, 17%. Okay? O bakit ko binabanggit ito? Ito ang magpapatunay na yung early exit
No, masyadong maaga para ihinto yung L1. No? At mag-shift kaagad sa English. No? Yung DepEd ay may ganitong, alam nila lahat ng ito, itong sinasabi ko sa inyo, alam lahat ito ng DepEd, no? Pero dahil masyado yung kanilang pagkagumon sa English, gusto nilang madaliin, no? Okay. Gusto kong ihinto yung ano for your questions kasi baka masyadong marami na. Okay? May mga tanong ba kayo about mother tongue-based multilingual education? Okay, para sa ating pong mga kalahok, pangsamantala pong inihinto ni Professor Lasco ang kanyang talakayan upang bigyang linaw kung may mga katanungan po tayo sa kanyang inilahad. Meron po ba? Especially ito po, napaka mainit pa rin talakayan dahil ito po ay may kinalaman sa problemang kinakaharap natin sa MTB. Marami po sa ating problemang ito, lalong-lalo na po sa elementary or nasa DepEd po. Marami sa atin ang tingin yung Filipino ay hindi parte ng MTB-ML. Hindi po totoo yun. Yung English din is part of mother tongue-based multilingual education. Mali lang talaga yung pagkukonsepto. No? Kaya marami nagdudulot ng kalituhan. Yes po. May nakataas po na kamay si Ma'am William. Ma'am William. Good morning po. Nais ko lang po sanang malinawan tungkol sa MTB kasi sa LIS namin sa high school, tinatanong po yung mother tongue na ginagamit ng mga bata. At nagkataon po noon na merong isang bata na sa bahay nila, English daw yung ginagamit nila na medium ng pag-uusap nila. Pero yung parent po niya ay mga Ilocano po. So, tanggap po ba na English yung ilalagay na mother tongue ng bata? Okay, dapat alamin nyo muna kung ano talaga yung actual. Ha? Kasi may mga nagsasabi na English yung ginagamit nila. Pero sa katotohanan, hindi. Okay? Sa katotohanan, hindi. May mga figures akong ibibigay mamaya, no, tungkol dun sa PISA. Opo. Okay, ang lumilitaw kasi doon so may mga nagsasabi na ang L1 nila English. Okay? Pero yung mga nagsasabi na hindi English yung kanilang L1, mas mataas yung grades nila kaysa doon sa science at saka math. Naiintindihan niyo ba? Ang ibig sabihin nito, sa gabal pa yung English kahit doon sa mga nagsasabi na ang first language nila English. So kailangan suriin ng maigi yan, ha. Opo. Kung base lang doon sa actual na sinasabi nila, yung actual na nagsasalita ng English sa bahay, karapatan nilang tumanggap ng kanilang edukasyon sa L1 nila, which is English. Pero ang tanong diyan, totoo ba 'yon? Baka naman yung English nila 1, 2, 3, 4, 5 lang. No? O yung nasa pangalan lang. Galing ba kay Cheryl ba yun? Opo. Cheryl? Okay. Okay. So, ibigay ko yung figures mamaya. No? Tungkol dyan. Meron pa? Si Tom Agolto po. Nakataas po ang kanyang kamay. Sir? O Tom, kanina ka pa tinatawag. Opo. Dalawa lang po ang tanong ko. Yung kanina, narinig niyo po ako? Hello? Oo. Yes po, narinig po kayo. Yung pong naiwang tanong kanina ay tungkol sa napakaliwanag na dumating sa akin. Tungkol po sa sinasabi ni Prof. Tricky
yung freedom of expression at saka yung nasa batas. Napakaliwanag po yun. Kasi yun ang ano eh. Ngayon, eh, palagay ko maliwanag din sa inyo. At nakatulong sa akin ng malaki. Napakaswerte po natin na yung pagtalakay ay malinaw. Ngayon po, ito pong tinatalakay ngayon, itong mother tongue based ano teaching ay ang itatanong ko lang po ay kung medium of instruction po yan, hindi po ba pwedeng simulan ng halimbawa sa kinder o sa elementary merong subject na English pero ang medium of instruction ay yung mother tongue din niya, kaya walang problema sa English kung merong sana ganun ituturo yung English. Hindi yung English ang medium ng instruction. Tom. Apo. Kung lahat ng mga otoridad, pareho mo mag-isip, wala na tayong problema. Ngayon, isa na lang, Sir Ricky. Yung problema ng ibang ng isang pamilya na nagsasalita ng English, totoo man o po hindi, may sumunod sila sa batas. Hindi mag-a-adjust yung DepEd, hindi mag-a-adjust yung ahensya at yung batas dahil lang may isang pamilyang nag-i-Inglisan, baka pati aso nakikipag-Inglisan. Para patampunin lang ano na sumunod sila sa pinag-aralan ng mga eksperto na katulad ni Sir Nolasco na gamitin yung English, gamitin yung ano L1 o ano. Yun lang po, salamat po. Ang solution doon, Tom, no, halimbawa kung may mga bata na ang first language nila English or iba. Kasi minsan kasi lumilipat yung mga magulang. So halimbawa, Tagalog sila, lilipat sila sa Bicol o yung Bicol ngayon yung first language nila. Kailangan subaybayan yung bata na yon. Tapos yung teacher na itatakda sa kanya, no? Kahit nakasama yung mga ibang taga-Bicol, sinusuhayan siya, sinusuportahan siya. Madali namang maintindihan 'yan ng mga bata kasi in a few years, no, nakaka-adjust siya. Pero doon sa adjustment period kailangan subaybayan. Okay? May leeway si anong pangalan ni Janjan or Yanyan? Magandang umaga, aking observation, may leeway ang mga guro sa paggamit sa pagtuturo sa elementarya. Hindi lang yung MTB-MLE applicable sa elementarya. Kahit nasa kolehiyo, applicable yon. Bawal magturo sa isang wika na hindi naiintindihan ng bata. Yes. Sa makatwid, kung maiintindihan nila sa wika, no, ibig sabihin, ang gagamitin nyo yung wika na maiintindihan nila yung leksyon. Common sense yun. Hindi natin ginagamit yung wika para lang sa wika. Ginagamit natin yung wika para magkaintindihan sila. Kung maiintindihan nila, kung halo-halo, halimbawa, Taglish, abay gamitin nyo yung Taglish. Walang problema doon. Hindi po kayo ikukulong. No? Hindi kayo paparusahan or dadakpin, no, kapag nagtuturo kayo sa paraan na maiintindihan ng mga bata. And this holds true, totoo ito hindi lang sa elementary. Totoo ito para sa whole sa paraan ng pagtuturo. Meron pa? Okay, may mga tanong pa po. Si Maui may sinabi na may ginagamit yung DepEd para malaman yung wika. Okay? Tama 'yon, no. Merong paraan para malaman kung ano yung ginagamit nila. Pero minsan kasi hindi natin alam kung ano yung actual na wika na 'yon. 'Yon ang problema natin. So, ang makakaalam talaga noon, no, yung teacher. Halimbawa, nagtuturo na siya. O di malalaman niya kung ano yung antas talaga ng kamulatan ng mga estudyante niya. Okay?
Napakaraming issue ang MTB-MLE ukol po sa naputol. Naputol. Ma'am Elsie. Si Sir Leo, sang-ayon ako dyan, no? yung sinabi ni Sir Leo, Tejano, Ilocano siya. No? Okay, for whatever reason, we realized from several IPED workshops, hindi nagmamatch ang reported language sa actual language proficiency ng mga bata. Tama po yan. No? Tagalog CL. In some communities, ay naputol eh. Okay, tama yung mga observation ninyo. Meron pa kayong, ano, meron pa kayong, ito, si Lunsod ng Kidapawan, ang wikang Lagana po ay Cebuano. Ngunit ibang variety po ng Cebuano. Ito yung natukoy ko na. Yeah. No? Halimbawa, iba yung word for spider. Lawa-lawa, damang, no? Yung ganon. No? Yung napakalalim na Cebuano, wala yun sa lalim o babaw. Nasa paraan ng pagtuturo yan. Kung gusto nyong gamitin yung ibang termino, okay, gamitin ninyo yung termino, pero ituro nyo muna. Ituro nyo muna yung termino. May kailaman din sa access. Tama, mahalaga. Nako. Alam na ni ano kung saan tayo pa tungo. Yung mapagpasya yung papel na gagampanan ng mga teacher. Okay? Kailangan may kaalaman, payamanin, pagyamanan. Si Sir, ano, si Kernokasa, okay? Kakabsat, okay. Baninyo Marie, ang paggamit na baninyong ma, si Mary Jane ito, no? Mary Jane. Maaari ba ninyong mairekomenda ang paggamit ng L1 na mag-aral sa remedial reading? Yung L1 na naiintindihan nila. Pero pag yung L1 na hindi nila naiintindihan, wag na lang. Okay? Ano po ang dapat gamitin? Ang L1 bilang medium sa pagtuturo o ituturo bilang asignatura? Si Ma'am Elsie ito. Ano po? Pag sa ilalim ng batas, no? Walang sinasabi doon na kailangan maging medium ng maging asignatura. Pero kung ako yung tatanungin, dalawa lang 'yan. L1 plus Filipino, isang subject 'yon. All throughout. Ibig sabihin noon, kapag maglalagay tayo ng asignaturang Filipino, isama niyo rin yung L1 doon. Tapos yung English na 'yon is a separate a separate subject. Kay Sir Wilson, kay Maui, medium sa MT, ginagamit na wikang panturo ang MT at asignatura. Sa Japan, meron silang Japanese language subject at ginagamit yung wikang Hapon sa panturo sa lahat. Okay? Yan ay kasi maunlad na at may karanasan na sila. Dito ang problema natin, nasanay tayo sa paggamit ng English, no? Meron pa? Wala na, pwede tayong magtuloy, ano? Titingnan ko. Tama ba 'to ng oras natin 11:34 na? Apo. Okay, pwede kong ituloy muna mga 15 minutes tapos buksan natin. Okay. Ito yung EGRA, no? Lalakdawan ko na to, ha? Basta kasi may nagsasabi na illegal daw yung MTB-MLE kasi labag daw sa saligang batas, no? Hindi po totoo yan kasi no October 9, 2018, nagsabi na yung korte, walang conflict. Yung MTB-MLE is constitutional, sa madalit sabi. Okay? Makakasira ba yung pagbubuo ng pagkakaisa ng bansa ang MTB-MLE? Hindi po, no?
Huhusay ba yung ating English kung hahabaan yung oras o gawin itong MOI? Hindi po. No? Marami ng research na nagpapatunay niyan. No? Hindi ko napupuntahan ito. Iiwan ko to sa inyo. Okay. O, pupunta muna ako ito. Ah. Pag pinag-usapan natin yung wika at edukasyon, kailangan makita rin natin yung buong infrastruktura ng edukasyon. Okay? Alam nyo dun sa PISA International, kulela tayo. Okay? Kulela tayo sa reading. Kulela din tayo sa science at saka math. Okay? Ngayon, ang konteksto nito ay dahil, eto na, no? Pinakamababa yung gastusin sa mag-aaral na Pilipino. Ibig sabihin budget. Pangalawa, yung wika sa tahanan, naiiba sa wika ng eksamen. Ibig sabihin 94%. Ito galing mismo sa PISA na ini-ignore ito ng mga otoridad. Marami ang nakakaranas ng pambubuli. Tapos 72% ang natatakot na bumagsak. At 31% lang ng mga Pilipino ang may growth mindset. Sa makatwid, ang sinasabi ko, yung issue ng wika, no, kailangan tingnan pa natin sa mas malaking issue na problemang pang-edukasyon. Kung mababa yung gastusin natin sa mag-aaral, okay? Kung marami ang nabubuli, ibig sabihin nun, hindi ligtas ang mga bata sa mga paaralan at alienated sila. Ibig sabihin, tiwalag sila. Hindi nila mahal yung eskwela dahil lagi silang naaapi. Natatakot silang bumagsak, no? Kumpara dun sa ibang bansa. At hindi lang yan. Naniniwala sila na hindi na pwedeng baguhin yung kanilang kalagayan. Ibig sabihin, mababa yung tiwala nila sa sarili. Kung yan, yan yung recipe, yan ang magpapaliwanag kung bakit mababa, bagsak tayo sa mga local exams at saka sa mga international exams. Ito yung PBED. Sinabi nila 12 years na nag-aral pero yung katumbas lang natin 5.9 or 6.5. Halos kalahati lang ang natututuhan natin. Galing ito sa World Bank mismo. 12 years, ibig sabihin, hinabaan natin, pero ang katumbas lang yan, kalahati lang. Ito'y galing sa DepEd mismo. Na, nakikita ninyo ito, 1.4 million na grade 12 graduates sa iba't ibang subject areas. Okay? Sa science, 31.3, 32.1. Sa language, 38.6, 41. Sa math, ganun din, 29. Aba, kung ang score mo ay 29, no, malapit na yan sa 25, halos nanghuhula ka lang. So baka 12, nasaan po tayo? Ayon mismo sa DepEd na ito, low proficient tayo. Yung mga scores natin, 25 to 49. Okay? Puro malulungkot ito, ha? Okay. Mahaba yung oras sa eskwelahan, kakaunti yung natututuhan. Okay? Ito galing mismo ito sa teams. Ito ang Pilipinas. Ang average sa loob ng isang taon, 73 hours. Sa Pilipinas, no, yung instructional time in hours per year, umaabot sa mahigit 150. Ang average sa buong daigdig, 73 hours. Sa makatwid, kalahati lang ng bilang ng oras sa eskwelahan ang ginugugol ng ibang mga bansa. Pero mas marami silang natututuhan. Okay? Galing ito sa World Bank. Ito yung controversial na World Bank report na tinutulan ni Ma'am Liling. Okay? Bullying. Ligtas ba mga mag-aaral sa kanilang mga eskwelahan? Kung bullying ang pag-uusapan, tingnan nyo, sa Pilipinas, ang average 45. Na ibang parties, 8 lang.
48, 22, 13, no? Sa tatlong pag-aaral na ginawa sa PISA, sa TIMSS at saka sa SEA, PLM. No? Paano ka gaganahan na mag-aral sa eskwela kung inaapi ka? O ito na yung mga examples, no? Sa TIMSS, sa Trends in International Math and Science Study. O TIMSS yan. Tingnan nyo, ah. Ito yung sample sa grade 4. Dalawang bagay yung mali dito sa ano. Actual ito, ah. Actual. Ito sa 2003 ginawa. May dalawang mali dun sa anino. Ano yung mali dun? Yung direction ng anino at saka yung anino mismo. Yung anino, nakapamaywang, no? Yung tao, naka-extend yung kamay. O yun yung dalawa. Tiningnan nila, ano yung average dito? 25. Ibig sabihin, sa para sa grade 4 science, sa mga bansa, 25 ang nakasagot ng tama. No? Nasaan ang Pilipinas? Ang Pilipinas nasa 5. 5 lang sa bawat 100 ang nakasagot nito ng tama. Ikalawa, o ito, geometry. Grade 4 din. Okay? Knowing facts and procedures. Alin dito yung congruent? 1, 2, 3, 4. Alin sa dalawa rito? Ang sagot dito ay 1 at saka 4. 1 at saka 4. Okay? Ito yung mga bansa na mataas ang nakuha. Ang international average, 85. Nasaan ang Pilipinas? 60. Second to the last. Mataas nga, pero hindi umaabot ng 85. Bakit? Sapagkat ang natuklasan nila, hindi pang higher order thinking skills yung turo, no, ng mga teacher. Learning starts from what we already know. Yan yung basic principle ng MTB-MLE. Ang pinaka-importante sa lahat para matuto yung isang bata ay yung alam na niya, no? Okay? So, ito ang pagkakaiba ng BICS at saka ng CAL. Tandaan po natin, yung L1, hindi yan yung L1 na sinasalita sa kalye, kung hindi yung L1 na sinasalita sa loob ng classroom. Magkaiba po yan. Gaya nga ng nabanggit ko, kailangan mo ng 12 taon ba para matutuhan mo ng ganap yung iyong L1. At kailangan mo ng 6 hanggang 8 taon ng pagtuturo ng L2 ng malakas at saka mahusay bago mo magamit ito bilang MOI. O ngayon, may research po tayo na tungkol dun sa CALP, L1 CALP. Ito'y galing kay Ma'am Lourdes Baychong, taga UP College of Education. At sinasabi niya mismo, yung CALP nararating sa grade 6. Ibig sabihin, lahat ng research na lumalabas ay tumutugma dun sa patakaran na itinatakda ng batas. Na kailangan yung L1 ang primary medium of instruction hanggang grade 6. Tapos, nagiging secondary or pantulong na medium yung L1 pagdating ng high school. No? Ito yung sinasabi ko na natuklasan nila sa wikang panturo. No? Malaking bentahe ba yung pag-iingles sa pagkakaunawa ng mga leksyon? Ay parang tama, no? Pero batay sa teams, hindi. Bakit? Sapagkat yung mga mag-aaral na nag-i-Ingles, no? Ang score nila 337. Okay, yung score nila. Ngayon, yung paminsan-minsan lamang pala na nag-i-Ingles ay 337. Sino yung nasa hulihan? Yung mga Inglesero. I-compare ninyo 337 na score na hindi nag-i-Ingles sa bahay sa 253 na nag-i-Ingles sa bahay. Ganun din yung asignaturang science. No?
Oh, ito yung magwa-wind up ako kasi 15 minutes na lang, no? Ayoko namang gambalain yung inyong tanghalian. Ito ang tuklas ng Teams sa wika. Okay? Students who spoke the language of test at home had higher math and science achievement. Yung huling paksang tatalakayin ko ngayon ay may kinalaman dun sa teacher quality. Okay? Ngayon, kapag binabanggit ko yung teacher quality, hindi ko sinisisi yung teacher dito. Ang sinisisi ko, yung sistema na nagsasanay dun sa mga teacher. Ito'y galing sa DepEd mismo. Alam niyo yung TEPT, yung English Proficiency Test at saka yung Process Skills Test. No? Nabanggit ko na kanina yung scores ng mga bata mababa. Bakit mababa yung scores ng mga bata? Kasi yung score ng mga teacher mababa din. No? Makikita ninyo kung nakaset sa 75 yung pasado. Yung English ng mga teacher sa grade 1 at saka grade 2, 2% lang ang may mean percentage scores sa mga teacher. Okay? Ganun din sa process skills test, no? 1% lang. Karamihan ng mga teacher nasaan? 26 to 50. Tumakatwid, kung yung mga bata mababa yung mga score, palatandaan din doon na yung mga teacher mababa din yung score. Hindi maituturo ng mga teacher yung mga bagay na hindi nila alam. Ngayon, dapat matakot po kayo. Bakit? Sapagkat kayo ay mga teacher sa Filipino. Ito'y galing mismo sa World Bank. Okay? Tingnan nyo yung grade 6 elementary school teachers at saka grade 10 high school teachers. Tingnan ninyo yung score nila sa Filipino. Ito po. Ito yung smoking gun. Palatandaan ito na yung may problema yung mga teacher education institutions natin. May problema yung pagsasanay. Yung ginawang at nagbigay ng diploma. At yun yung kailangan nating ma-address. Mabuti at merong NAIAP, no? At binabago na ni Ma'am Liling. Isa ito dun sa tulong na ipinagkakaloob namin sa NAIAP, no? At saka sa DepEd. Tandaan po natin, kapag may batikos kami sa DepEd or may mga puna kami, ay para maipakita kung paano iwasto. Hindi namin tinutulig sa yung DepEd para patayin yung DepEd. Pinupuna po namin yung DepEd para magwasto ito dahil iisa lamang yung DepEd. No? At ganun din, may professional standards for teachers na ito. Pinupuri namin yung DepEd dito sa mga pagbabagong nangyayari. No? Pero marami pang dapat tayong gawin. Okay? At ihinto ko na yung aking lecture para dun sa inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Alam ko po na hindi tayo nagugutom dahil busog na puso tayo ngayon sa impormasyon na ibinigay po sa atin ng Professor Nandasco. So may mga tanong po? May katanungan po ba tayo sa huling ilahad o ibinahagi ni Professor Velasco? Okay, so taas po ng kamay si Zero. Zero. Esther. Chester, may tanong ka? Okay, go ahead po, sir. Chester? Si Chester, taga Catanduanes yan. Estudyante ko rin. Ah, okay po. Okay. I'm not sure po, sir, kung natakala po kanina. Nalate ako ng konti. Pero yung tanong ko po kasi... Igwa ka kang hapot, Chess? Igwa po, sir. Wala. Ah, wala po. Ulaw na. Naya po.
Okay, meron po ba? Ang iba po, may katanungan po tayo. Okay, so isang nangangahulugan lang po na naiintindihan po natin. Lahat na medyo natakot sila, no? Natakot yung mga nanonood na ganun pala kagrabe yung problema natin na pang-edukasyon. At malaki yung papel na gagampanan ng mga teacher sa Pilipino. Okay. Ngayon, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, malaking challenge. Malaking challenge ito kasi nakita ninyo yung grades ng mga bata. No? At saka nakita nyo rin yung grades ng mga teacher. Okay? So ibig sabihin nito, yung retooling at saka yung muling pagsasanay, kailangan palakasin ninyo yung organisasyon ninyo at magtuon ng pansin sa pagpapataas ng kalidad ng pagtuturo sa wikang Pilipino. Okay? O ano yung problema ninyo? Number one, kailangan baguhin ninyo yung curriculum. Yung curriculum ng pagsasanay ng mga teacher sa Pilipino. Kasi marami doon na sa teacher education curriculum sa Pilipino ang panahon pa ni Kopong-Kopong. No? Ibig sabihin nito, hindi na naaangkop sa panahon. No? At marami rin dito ay tungkol sa kababawan. Ikinalulungkot ko pong sabihin kasi nabasa ko na yung mga prototype syllabi na nilabas ng PNU. Okay, PNU pa man din, no? At marami doon kalokohan, no? Ikinalulungkot ko pong sabihin. O bakit? Ano yung papel ng Sagip-Wika dito? You have to, kailangan ipakita ninyo doon sa DepEd at saka sa CHED, no? Kung ano yung dapat baguhin. So may tanong po si Ma'am Samantha, sir. Ang tanong po niya dito is, faktorin po ba ang diwang nasyonalismo ng maguro kung bakit ganito ang edukasyon natin sa Pilipinas? Sir? Hindi kasalanan ng mga teacher. Ang may kasalanan dito yung mga teacher education institutions. Alam ninyo, ito, kung ranking ang pag-uusapan, di ba ang baba ng pagtingin nila dun sa guro ng Pilipino? Sino yung binibigyan ng pansin? Yung science teacher, yung math teacher, yung English teacher. Pag wala ng ibang maturo, yung teacher, ina-assign dun sa Pilipino. Ganong kababa yung pagtingin ng sistemang pang-edukasyon sa Pilipino. Aba, kailangan natin baguhin yung pagtingin dyan. No? So tama po kayo, sir. Okay, so malapit na po ang ating oras. Hello. Ma'am Delia Estrada, may tanong po kayo? Hello, si Tom Agulto po ulit. Ah, okay, Sir Tom. Oo. Tungkol po kanina, may nagtanong galing sa Ilocos. Tanong niya, magkakaproblema ba yung paghiwa, ano yun, yung sa nasyonalismo ba? Yung usapin ng wika ng hindi pagkakasundo sa ating nasyonalismo. Ang pwede ko pong siguro maibahagi, hanggat yung mga sektor ng mga guro at ng mga dalubwika ang nag-uusap-usap, ay wala tong problema. Ang nakakahadlang lang po sa problema natin ay yung mga politiko. Pansinin po natin sa ating kasaysayan, yung English at yung native language at yung ating Pilipino ay pinaglaban. Yung English ay wika ng mga elite, wika ng saligang batas, na yun ang pinag-ugatan. Pagka ikaw ay anak mahirap, hindi ka sanay sa English, ay malamang na mabuli ka. So
binabahagi ko lang po ito para maunawaan natin yung cultural at historical na problema natin. Hindi po problema ito ng mga teacher. Ngayon po, yung English ay napakahalaga. Pag tayo nagtampo sa English, ay para tayo nagtampo sa bigas. Pero, palalakasin natin yung English, tuturuan natin mga bata hanggang pinagmamagaling natin yung ating mother tongue, ang ating Tagalog o Filipino. Hindi po natin pag... Ang problema po kasi pinaglaban yan. At iyan ay gumapang sa consciousness ng mga teachers, ng mga bata. Pag magaling ang English, na-honor. Pagka hindi, uma-absent. Kasi natatakot po eh. Halimbawa, pinabutan ko pa, pansamantala, ako po ay 67 na. Pag nag-Tagalog kami, eh, nagmumulto kami ng 2 pera. Yan pong ganon, kailangan natin, eh, sinasabi ko lang po ito, para makita natin, sabi nga ni Prof. Ricky, napakalaki ng problema. Kung yan pong mga teacher, alamin natin yan, at tulungan natin mga bata, matuto ng English, hikayatin po natin, huwag natin pag-awayin, kasi yan ay trabaho natin sa pagkakaisa. Hindi po magiging hadlang ang wika at ang hiram na wika sa pag-unlad ng kabataan. Ang hadlang lang po rito ay yung mga trapo at yung mga abogadong nagtatalo-talo sa English kasi ang ating saligang batas ay hindi nakasalin sa Ilocano, hindi nakasalin sa Bisaya, hindi nakasalin sa ano. Pero kung mapag-uusap-usapan po natin yan, pagkakaisahin ang bansa ng mga guro. Dahil sa ibang bansa, ang pinakarespetadong profesyon at pinakamalaki ang kita ay mga guro. Yun lamang po. Ay, isa pa, yung kanina po. Sir Ricky, nasa batas po ba yung wikang Pilipino at hindi Tagalog? Kasi pag nasa ibang bansa tayo, kuminsan, hindi naman tayo, yung Pilipino, kilala tayo. Pero pag tayo nag-usap, hindi naman sinasabing nagpi-Pilipino tayo. Tayo nagtatagalog. Oo, pero yung masyado ng ano, gas-gas yung pagtatalo ng Tagalog at saka Filipino. Kaya nga ang sabi ko, simple lang naman yan eh. Okay? Yung Tagalog na dati ng Katagalugan, no, sinasalita na rin ng ibang mga tao. Okay? Kaya nga binigyan niya ng ibang pangalan. Ginawang Filipino. Pero hindi ibig sabihin na kapag ginawa ng Filipino ay hindi na yan Tagalog. Ngayon, tapos tumuloy na kayo sa ibang lugar kasi ibang larangan kasi kapag ang pinagtatalunan nyo lang yung mahabang nang, maikling nang, yung Filipino, Tagalog, yung luma na yan eh, hindi makakatulong yan para matutong bumasa at saka sumulat yung mga bata. Masyado ng gas-gas 'yan. No? Tumuloy na kayo. Makikita ninyo, no, kapag nag-attend kayo doon sa mga iba pang webinar at saka yung binibigay namin, mas malalim yung mga usapin, no? At mas makakatulong sa inyo. Teka muna. Sige po. May tanong, bakit po pati Filipino major pinapakuha ng EPT ng English proficiency test, no? Kasi ang layunin talaga dapat ay L1 plus L2. So sa makatwid yung mga English teachers kailangan din kumuha ng Filipino test. Hindi pwede yung ihiwalay yan na nakalagay sa pedestal yung English. No? Dapat ituro yung English sa pamamagitan ng L1. Pero hindi nila, walang nakakaalam niyan eh. Dahil bago. O ito, ano po ang maibibigay ninyong payo sa mga instruktor na kursong edukasyon, particular sa Pilipino? Abay, mag-black bike po tayo. No? Tumuloy kayo dun sa mga lugar o larangan na hindi nyo pa napupuntahan. No? Huwag na kayo dun sa mahabang ng, maiksing ng, anong tawag sa nationality, yung mga ganyan, no? Luma na yan. Huwag na kayo dun sa
lumang balarila kasi maraming bagay dun sa lumang balarila ang nakakagapo sa pag-iisip. Okay? Ang laki-laki ng puwersa. Kaya nga maganda yung Sagip-Wika kasi may idea doon ng professionalism, yung professional. Dapat gawin nating professional yung mga guro. Merong kailangan tayong patunayan kasi masyadong minamaliit ang guro sa Pilipino. At nabanggit ko na yan, alam nyo yan. Alam na alam ninyo yan na yung discrimination. No? Parang kung pati, para lang ipakita sa inyo, pati yung mga nagtuturo ng Pilipino, tanungin mo yung mga anak nila, tinuturuan nila ng Ingles sa bahay. No? Ganun kalalim yung impluensya ng kolonyalismo sa ating pag-iisip. Akala natin na kapag marunong sila ng Ingles, no, ay matalino na sila. No? Binubuli ng, hindi man lantaran, pero mukhang tahimik tayong binubuli ng sirkulo ng edukasyon. Totoo po yan. Talagang binubuli, hindi lang yung mga teacher sa kalahatan. Mababa yung pagtingin sa mga teacher. Tapos laging sinisisi yung mga teacher. No? Yung mga teacher, tinuturuan rin ng mandaya. Yung mga teacher, no? Kinakalikot yung mga grades, no? Para mabigyan ng insentibo doon sa ano. Ang daming mga kalokohan sa sistemang pang-edukasyon. Okay. Kaya yung mga nasa Sagip-Wika, nako, yung pinasok ninyong larangan, no? Ay napaka masalimuot, no? At huwag kayong gagaya doon sa mga dati ng landas na tinahak ng mga organisasyon. Kailangan bago yung inyong mga matututuhan. Kailangan bago yung inyong mga pag-aralan. Pati materialis ninyo kailangan bago. Alam na natin. Ang isang gusto kong makita at natutuwa ako, no? Marami sa inyo bata. No? Bakit? Sapagkat para magkaroon ng tunay na pagbabago, kailangan magkaroon ng saling dugo. Okay? Kailangan ng blood transfusion. Laos na kami ni na Tom. Yan si Tom, magaling yan, no? At yung mga may edad. Kailangan yung mga bata must take over. No? Sa ayaw at sa gusto ninyo, handa man kayo o hindi, kailangan ninyong hawakan yung timon. No? Naman sa amin. Naarating siya ang tuturo. Oh, meron pa ba? May habol lang po ako, Sir Ricky. Alas 12, nagbayag kayo mo. Hello. Matagal na, matagal na raw. O, game. Gusto ko lang pong ibahagi na ako po ay nagsusulat ng tula, nobela. Ngayon po, merong maling persepsyon yung mga tao na merong malalim na salita. Eh sa akin po, sa karanasan ko, wala po talagang malalim na salita sa Tagalog, sa English, sa Latin. Meron pong salita na hindi lang natin alam. Yan po ay makukuha natin sa Google, sa diksyonaryo. Ang malalim po ay yung sensibilidad at pag-iisip. Kung ang teacher natin ay may malalim na sensibilidad at pag-iisip, hindi problema po ang salita. Eh, magaling naman tayo sa salita, meron pong diksyonaryo. Kaya po, tanggalin natin yung konsepto ng uy, malalim mag-Pilipino. Hindi po totoo yung may malalim na Tagalog. Meron pong taong malalim mag-isip, kung siya Ilocano, kung siya ano. Kahit sa Ilocano, wala pong malalim na salita. Meron lang salitang hindi namin alam. Pero yung lalim ng pag-iisip, ay yun po ang kailangan ng ating mga guro. Huwag po tayong matakot. Kapag hindi natin alam sa English, ay di, takbo tayo sa Google, takbo tayo sa dictionary. Pero okay. Po yung sensibilidad natin, ibibigay natin sa mga bata. Okay. Salamat po. Si Ma'am Lita may sasabihin. Nagtataas ng kamay si Ma'am Lita at saka si Sir Miguel. Okay, magandang tanghali na po
Sir Ricky, taga saan ka, Ma'am Lita? Ma'am Cebu, Bisaya. Ah, asa dapit? Diri sa Talisay. Regards daw sa iyo si Attorney Kilaton. Wow! Si Attorney Kilaton. Okay. Sige. Ayong may tanong po. May tanong po ako ba? Kasi sinabi mo kanina na kailangan yung bata pa o yung ano. So, meron bang impact kapag ang sa DepEd ba? Like for example, sa DepEd, yung retirement na edad ay okay ba? Babaan siya ng 55 or 56 katulad sa military. Based on observation lang po na yung mga matatanda na kapag nandun sa ano is siguro parang hindi na passionate or hindi na sila makaano sa pangangailangan ng mga mag-aaral. So, may impact ba pag babaan? Kasi mostly 60 talaga or 65 from Sago. May lang impact po. Lang yan, Ma'am Lita, kapag hindi lang doon nakabase. Mm-mm. Kasi ibig sabihin yan, halimbawa, hindi magre-retire yung mga may edad. Kailangan yung bago, yung mas bata. Okay? Incidentally, nung binigyan ng exam yung bata at saka matanda, okay, walang diferensya yung scores nila sa Filipino. Okay? Ibig sabihin nun, may mas malaki pang problema, Ma'am Lita. So, ibig sabihin nun, pag walang changes dun sa kung paano natin sinasanay at tinuturuan yung mga teachers natin sa science, sa math, sa ano, sa content, no? Hindi pa rin magbabago yung sitwasyon sa Pilipinas. Laging kulelat pa rin tayo. No? Yung kulelat tayo, nung pang panahon pa ni Brother Andrew yan, hindi lang yan yung nangyari ngayon. Masyadong pinipersonal ni, sa tingin ko, ni Ma'am Liling, yung pagiging mababa ng Pilipinas. Nung 2003, ganun pa rin yan. No? Walang pagbabago. Si Sir Miguel ng SWR8, kanina nagtataas ng kamay. Maraming salamat po, Sir Ricky. Yes, Ma'am Lita. Okay. Sa university ka ba? Dili. Cebu Normal. Cebu Normal. Okay. Yes. Kamusta diha, no? Sa atong mga higala o igsoon. Okay. Sana makasama ka namin dito ng webinar pa rin sa sentro ng Cebu Normal po. Salamat po. Sige. Naapa. May iba pa? Adapay. Okay. Sa mga Ilocano. Wala na po. Okay, so may mga tanong po. Siguro wala na po kasi nasa oras na po tayo. Lumasa 12 po. Iwan ko lang yung ano ko, no? If you have any questions. Okay? Email nyo lang ako. Okay. Kung gusto nyo ng mga materials, no? Basta i-email nyo lang ako. Tapos i-friendship nyo rin ako. Kasi marami akong pinupost doon na maaring makatulong sa inyo. Okay. So... Muli, sir, maraming... Sir, okay, ano na lang, ma'am, yung FB page, FB ni sir at ang email niya rito, ma'am, sa chat box para makuha namin. Oo, nandiyan na sa chat box. Ma'am, ano? Thank you po, thank you. Ilocano, ma'am, ano? Sa taga Ilocos, ha? Ibanag ako, sir. Ha, Ibanag? Sa Tugigaraw? Marunong din ako ng Ilocano. Oo. Yes po. Yung mga taga Cagayan State University, no? Parang active rin sila diyan eh, hindi ba? Oh, sina okay. Sir Tabaw. Yung Tabaw. Oh, Tabaw. Yes po. Anong university? Si Mark. Si Isyu, Karitan. Oh, yan. Yung mga yan, no? Oh, sa high school kasi ako, sir. Oh, di okay. Na anong tinuturo mo? Filipino. Filipino po. O baguhin natin yung ano, yung maraming pwedeng matutuhan, no? Opo, opo. Part-time instructor din po ako sa college kaya kailangan talaga ng refresher.
Oo. Si Sir William naman, aktibong-aktibo naman yan eh. Yun na nga he's, po, opo. He's everywhere. No? Na... Yes po. Okay? Sige, sir. Thank you po, thank you. Okay, so kung wala na po, maraming salamat po, Professor Ricardo Nolasco ng Universidad ng UP Diliman, sa pagbabahagi sa amin ng malinaw at makabuluhang paglalahad ng temang walang kamatayang isyo ng wika at sa edukasyon. Babaunin naming lahat ang bawat ng mahalagang impormasyon na inyo pong ibinahagi, hindi lamang para sa aming mga sarili, kundi ibabahagi rin po namin sa aming mga mag-aral na patuloy na nanagtatanong tungkol sa mga isyo ng pangwika at edukasyon at maging malinaw at tuluyan ng mabura sa mapa ng negatibong katayuan. So, talaga naman pong naging mabunga ang ating talakayan sa araw na ito. Mapalad po tayo dahil nakasama po natin bilang mahusay na tagapanayam na si Professor Nolasco. At syempre po, ang ating mga aktibong kalahok na mula pa po sa tatlong mahalagang isla ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kung kaya't bigyan po natin ng pagpupugay ang bawat isa sa atin gamit ang virtual na palakpakan. So ngayon po, ibibigay po natin yung sertipiko ng pagkilala na igagawad po kay Ricardo M. Duran Nolasco sa kanyang masigasig at hindi matatawarang katungkulan bilang tagapanayam sa webinar na ang walang kamatayang isyo ng wika at edukasyon sa Pilipinas ng Sagip-Wika, samahan ng mga guro at iba pang profesional na wika incorporated. Ipinagkaloob ngayong 17 Hulyo 2021 via Zoom conference. Nilagdaan po ng Pangulo ng Sagip-Wika, William P. Nukasa. Maraming salamat po, Professor Duran Nolasco, sa oras na ibinigay po niyo sa hapong ito. Para naman po sa pagbibigay ng elektronikong sertipiko, narito po ang anunsyo mula kay Ginoong Ardan Pusin, Regional Director ng Region 10. Sir? Magandang tanghali po sa lahat. Maraming salamat po, Ma'am Belma. So, para sa ating e-certificate ay magkakaroon po tayo dito ng evaluation. Kailangan lamang pong sagutan ang evaluation form para po makakuha kayo ng e-certificate at kukusa itong may papasa sa inyong mga email ad. At maraming salamat po sa inyong pakikilahok at antabayanan na lang po ang aming mga susunod na anunsyo para sa mga darating na webinar po. Yun lang po at maraming salamat. Okay, so ang ating pong webinar ay formal na pong nagwawakas. Naway patuloy po tayong sumusuporta sa lahat ng mga programa at adikain ng ating organisasyon ng Sagip-Wika na nangangahulugang samahan ng mga guro at iba pang professional na wika. Sa ngalan po ng buong pambansang pamunuan ng Sagip-Wika Incorporated sa pangunguna ng ating Pangulo na si Professor William P. Nukasa. Maraming salamat po, sir. Ako nga po pala si Dr. Vilma L. Pahulaya ng Western Mindanao State University ng Zamboanga City ang tagapagdanoy na nagsasabing muchísimas gracias, daghang salamat, syukran, agyamanak, at maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat, Dr. Vilma Pahulaya. Sa lahat po ng mga kalahok natin sa ating webinar, maaari po bang i-open natin ang ating camera para po sa ating photo op po? Paki-open po ang ating camera para po sa documentation natin. Maraming salamat po sa ating lahat. Okay, so pagbilang ko po ng tatlo, ihanda natin ang ating mga sarili. Okay, sa sunod na po na screen.
Ikatlong screen po. Open po ng camera natin. Okay, sunod po. Manatiling naka-open po yung sana yung camera natin. Okay. At sa panghuling screen po natin, pa-open po ang ating camera. Ma'am Aisa Kamar, Ma'am Rosemary, Ma'am Hazel, pa-open po camera natin. Maraming maraming salamat po sa ating lahat.